Myanmar at saka si Mario together. Pero iba-ibang plano. Maybe we'll see that sometime in the second half. Johnson. Ito, looks like a high-low play. Mahina ng, ano, sumalo ng bola. May masama ang grip, no? Yeah, wala. That's what you call bad hands. He doesn't have good hands for basketball. That was a perfect pass galing kay Bulsang, ha? Should have been an easy 2 points para sa kanya. Ito na naman. Takbo na naman. Si Grahita John. Ito na naman. Si Carlo Lastimosa. Score ka naman. And now they go to that 2-2-1 press and they got the turnover. But they caused a turnover also. Oh, hindi nakatingin yung pinasahan. Parang yan natin turnover ito. In-inbound niya, hindi nakatingin yung tatanggap. Ito, Libre Pratama Tres. Yes, tumama! It's a three-point shot brought to you by PLDT Homes. Fiber, upgrade to Homes, most powerful broadband. He's going 2 out of 2 from beyond the arc. Si Pratama may tira yan sa labas. Here's another shot. Raita, connecting. That's back-to-back three-pointers coming from Indonesia. PLDT Home Fiber bringing you those three-pointers. Upgrade to Homes, most powerful broadband. Abay, hindi makatawid ng bola itong Myanmar. Gawa ng press ng Indonesia. 40 na ito yung abante. Sabi ni Mario, sige, pakatrabaho ka dyan. Grahit at lalib ng kanto. Mahirap na angulo yun. Recycled offense. Grahita, binaba kay si Tepu. Labas uli kay Grahita. Mag-traveling yun, ha? Mario, ang hirig magpasa ng blind pass. Pasok! Yes. From Pratama! That's 3 out of 3. 3-point distance. Hindi pa nagbimintis yan. From beyond the arc. And that's the favorite shot of Juana. Coming from the left, going to his right. Yung nakabitin, ano? Favorite shot yan. And that's his first 2 points. Leading scorer ng Myanmar. Hindi siya nag-start. Hindi siya nakatagal masyado ng first half. Si W. Pratama. Hindi ba dapat may tao doon? May timeout tayong naririnig. Ito'y hinihingi ng koponan ng Myanmar. Ang score natin, 66-25 Indonesia. Pressure the ball, you allow me to pass. Start getting lazy. Wana, last time you receive the ball, dribble, release pressure, pass back to C2. C2, quick swing here. Tim, you gotta help, huh? Quick swing here, then attack from this side. When they pass back here, quick pump. Then everything will be okay. Remember? They can trap you. Release pressure, quick. Okay. Huh? Yes, sir. 41 is the distance between these two teams, and Indonesia is ahead, way, way ahead. We take another look at that last sequence. Biglang iniwanan, no? With the quickness. Yun ang gagamitin nila malamang bukas pag nakatak mo sila laban sa Pinoy. So, takbuhan yan bukas, ha? Narinig natin si Coach Dan Myanmar. Prepare his voice. How he beat the trap. Sabi nga niya, everything will be fine. Sabi niya, you give a pick and then you release. Pero importante to, nababasa nila kung anong galaw ng depensa. Kasi read the defense. That's a good observation. Alam mo kasi, yun din ang sakit ng Malaysia at ng Vietnam. Yung Vietnam kahapon, nung pinipress din ng Malaysia, nagpapanik din sila. Kaya nakahabol yung Malaysia. Overtime yun. At the post, let's see what
have a 4-man substitution dito para sa Vietnam. Sabi niya, huwag niyong problemahin ako. Oh. Papasok to. Sabi ni Juana, bahala kayo dyan. Traveling. Waiting niya. Diba? Ito yung tira na akin ito. Oop! Pumasok. Samantala. Hindi pumasok. Sayang. Swinging back to live action. Eddie Johnson. Putting the ball on the floor. Who can stop him? Oh, doesn't get the shot. Well, tried it with the left hand. C2. Ito si Juana. Juana Seymour. Sabi niya. Hena, hena. Kalbi na buhay ba ng Myanmar? Natinig ko. Natinig ni Rep. Pinagalitan. Ni John Art Garcia. At pinagalitan niya, no, ni Coach Tan. Telling him, pass the ball. Oo, oh, tama na. Wala naman nanonood eh. Pinanaapin ang mo. Kaya kanya pinupo ni Coach si Juana in the first period. Kaya tayo lang nandito eh, di ba? He's got a tendency to do too much by himself. This is Jamar Johnson getting the 3-point play opportunity. Ito, kita natin. May footwork ito. Yun. Nice. First step. Nice try. Mukhang sanay sa 4 eh, no? May tira, may tira. May tira naman. May stroke. Sinukat lang kanina. Oo. Pero wala pang 3, ha? Yan na. Yun na naman kami! Sayaw! Siguro nakinita nung tinuturo ang mag-layup to. Dito tayo sa right side. Ibanda mo lang. Hindi, gusto ko dito sa kamula. Ito na naman. Uy, nice trap pass. Pero wala sa kanya. 71-29 po ang bilang natin. Kalahati na po ng third quarter ay tapos na. Press naman ng Myanmar. Hinihintay ko dito yung ano, yung block shot ni Johnson. Does he have leaping ability? Does he have the timing to be an intimidating rim protector? Right, ito talagang water nito. Lumalaban si Grahita. Small but terrible. He's playing with a lot of energy. Only 19 years old. Watch it there. Taking it to the left hand and pagsak siya. One play. Pero matapang ito si Grahita. Kahit naman ang first game na kinover natin, yung Indonesia-Singapore, kita mo na eh. Ito, ang daming pinalitan. Oo, yan ang style niya. Oh, dami ng puntos, ano? Puro karamihan na. As you said, breakaway layups. Here's Grahita but missing the free throw on the 3-point play opportunity.
wholesale substitution ito. So the Indonesian coach is doing what Gilas likes to do, platoon substitution. Platoon. Lahat, pinalitan. Remember, Indonesia only has 11 men in its lineup. Isang player nila si Putra. Iniwanan nila sa Jakarta kasi injured daw. So hindi na nila pinalitan. At saka ilang game, 9 lang ang ginamit nila, oh. Di ba? Until today, actually. Yun, si Kyle Pascual, eh, si... Ay, hindi pala. Eh, si Nagruho yan. Hindi pala si Tepo. Si Tepo, kamukha ni Kyle Pascual. So this is a brand new 5 on the floor here for Indonesia. Oh, nice shot. Wisin, taking care of business there. First pair of points. Alam mo, nakakatawa ang Myanmar. Bawat basket na pala pa kanila. Oo. Kasi bihira dumating eh. But they're playing hard. Oo naman. Yung Vietnam, ganyan din eh. Oo. Kulang lang sa skill, kulang lang sa experience, playing chemistry, oh, tsaka size. Oh, size. That's right. Really a big problem. Paano kung nga naman sasabay sa mga siksik? Ito lang, parang ito ang pinakamatangkad nila. Ito si Situ. Oh, in the class. Aha. Ano sabi ni Travel? Sabi ni Zana, hindi ko maitira ng diretso. Gusto ko ito. Ipop. Oop, may foul. Gagalit yung coach ng mali. Na, yung Malaysia coach. The translator siya. At samantala, si Lofudo, who's playing so well, will shoot a smart free throw. Kaliwete ito si Lofudo. Samantala, we have Bong Ramos in the middle, and Bong, who coached in Indonesia, knows a lot of guys. I was asking Bong nga, kumusta ang bahasa mo? Ito sir, pinapractice ulit. Marami rin nag ano, sinasanabi mo si Nat Canson, ano, nag-coach yes, din dyan. Also. Boy, si Samar. Libre. Sandy. Nice ball movement by the Indonesians, yes. And that is Yaksa. Also averaging in double figures in this tournament. Yanaman, oh. Juana. Huh? Stop and pop for him. And di mo alam saan gagaling yung tira. Oo, nakaka-6 points niya, no? Saan magigero nila eh? Traveling. Myanmar will make a change in its lineup. Ohong Pyo Wai, number 7, will come in. Number 7 player is known as Reggie. Yan ang kanyang nickname. His family actually owns a jewelry store in Myanmar. Iba pa yan doon sa May Pearl Shop, no? Iba yun. Iba yun. Yun yung si Situ. Si Situ, yeah. You remember that Myanmar hosted the Southeast Asian Games in 2013. And Myanmar hoping that yung kanilang basketball team mag-improve naman. So kumuha sila ng Amerikanong coach, si Scott Drew. But still, they landed 7th and last with a 0-6 record. Pero in 2015, in the SEA Games sa Singapore, sumali yung Timor-Leste. Yung, tinali yung Myanmar. That's a start. Yeah. The problem with Myanmar is that this is a very inexperienced lineup. The top two players were left in Myanmar kasi injured sila. Both of them with bad backs. Si Aung Nient at saka si Justin. Yung si Juan, ayaw niya na simple basketball eh. Sa kanya, kailangan may magic. That is tapped away. It will go to Indonesia. 2:03 remaining here in the third. Lakas ng boses. Parang si Tonichi Ituri yung boses ng coach ng ano eh, no? Naalala ko pag nagkocot si Tonichi Ituri ng araw, napaka... Kahit mga punong-punong yung Coliseum, nandito rin yung boses. Poste. Labas. Lokudo. No Bruho providing the shield. Oh, Lokudo tipping on the trail. Nice job.
on the part of Nugroho, who by the way was the defensive player of the year in the Indonesia League last season. Nakatawa siya. Wala siyang tirang diretso. Palaging off balance. Off balance, patalikod. Pwede mga akro patitin. Oo, ano ba? Tumatumbling sa air eh. He will be breaking into double figures even if he hardly played in the first half. It's a jerky free throw stroke, but as long as it goes in. Minute and a half remaining. Dalawang free throw, pasok. Double digit check, hindi to. Seaba did not play in the first period. Almost a steal by Wana. And then nagpe-press, man-to-man. Guarding by Myanmar. Ayong position ng tao. Huwag mong paunahin. Yun ang sinasabi ng coach ng Myanmar. Oh, nakakul sila ng turnover. Off that good defense. Here comes Wana again. And yes, he will score! He's exploded with 12 points in this quarter. Ito nagtatrapang Myanmar, oh. So I'm sure this is with the instructions of their coach. Sandy, they can make one shot. He's hitting 50% from that distance. Bali wala kay Sandy Kornan. Misses these first three attempts, then scores on the fourth. Ito, mukhang pagod na si Wana. Ubus Wana. Wana pa rin. Wana. Napaka-entertaining niya, no? Sarap niyang panoorin. Parang walang iniintindi yung sistema sa basketball dito. Kailangan, laro lang ako rito. Bakit ba? Sabi niya. And defensive player, si Nugroho, taking care with the follow-up. 24 seconds remaining. Baro nung ganun mag-press the ball. You know, this is the devastating show by Indonesia. Imagine, at the end of three periods, nakaka 90 points na sila. Wala ng oras. May 1.5 seconds pang natitira. Sandy, pumawala. Binitawan! Short lang. Nang matapos po ang tatlong quarter, 90-39, walang kaproblema ang Indonesia laban sa Myanmar.